Kamusta mga kababata at generasyon? Welcome po sa aking munting channel. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang tungkol sa ending at sa plotline ng isa sa pinakapopular na programa noong dekada 90. Ito po ay walang iba kundi ang Mask Rider Black. Tulad po ng dati, bago po tayo dumako sa pinaka-ending ng istorya ng Kamen Rider series na to, ay kailangan muna natin pag-usapan ang plotline at ang pinakasimula ng istorya bago tayo tumungo sa pinaka-epic na ending ng Mask Rider Black, ang paghaharap ni Shadow Moon at ni Black Sun. Kaya po mga kababata at kaheneration, hindi ko na po patatagalin, simulan na po natin. Simulan po natin ang kwento sa mismong 19 na kaarawan ng magkapatid na si Robert at si Stephen Akisuki. Sa Tagalog version po mga kababata at kaheneration, sa pagkakaalala ko po ay ginawang tunay na magkapatid si Robert at saka si Stephen. Pero sa original version po sa Japanese ay mag-step brother lang po sila. Pwede nyo po akong i-correct kung mali po ako sa aking pagkakaalala sa Tagalog version. Habang nagdiriwang ng kaarawan ang dalawang magkapatid, ay sa hindi maipaliwanag na pangyayari ay umatake ang mga tipaklong. At napaka-unusual din po ng mga kinikilos ng mga bisita. At pagkatapos ng pagdiriwang ng kanilang kaarawan, sa mismong araw din na yon ay kinidnap ang dalawang magkapatid ng tatlong high priest ng mga gulgum. Ang gulgum po ay isang kulto sa mundo na pinamumunuan ng Creation King. At ang adhikain ng mga gulgum ay sakupin ang buong mundo gamit ang mga mutants. Ang dahilan sa pagkidnap ng dalawang magkapatid ay para gawin silang sideboard at burahin ang kanilang memorya para sila ay maglaban sa huli. At kung sino ang mananalo sa paglalabang ito ay siya ang papalit sa posisyon ng Creation King. Ang Creation King po ang pinuno ng grupong gulgum. Habang ginagawa ang proseso para maging cyborg ang dalawang magkapatid, ay pinigilan ito ng ama ni Stephen. Dahil sa pagkakataon lang na to, dito niya lang nalaman na kasama pala sa proseso ay ang pagbura ng memorya ng dalawang magkapatid na matinding tinututulan ng ama ni Stephen. Gumawa ng paraan ang ama ni Stephen para makatakas ang dalawang magkapatid. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay si Robert lang ang nakatakas at naiwan si Stephen sa mga gulgum. Dahil sa nakatakas si Robert ay hinabol ito ng tatlong high priest na si Darom, Baraom at Bishum para maituloy na ang proseso. Ngunit hindi nagtagumpay ang layunin ng tatlong high priest na to. Dahil sa pagkakataon na to, dito na rin nadiskubre ni Robert ang kanyang kakayahan at lakas para mag-transform bilang si Mask Rider Black. Kasabay ng pag-transform ni Robert ay dito na rin lumabas ang kanyang motor na si Battle Hopper. Dahil sa pagkakataon na to na hindi na tumatakbo si Robert at lumalaban na siya bilang si Mask Rider Black sa mga gulgum, ay dito na umatras ang tatlong high priest. So kinabukasan po ay nakausap ni Robert ang kanyang stepfather o ang tatay ni Stephen kung ano ba talaga ang nangyayari. Dito na pinaliwanag ng tatay ni Stephen ang katotohanan na ang tatay din pala ni Stephen ay isa rin palang miyembro ng gulgum. At ang dahilan kung bakit ginawang cyborg si Stephen at saka si Robert, sa kadahilanan po na silang magkapatid po ay nakatadhana para maging Century King. Dahil po sabay ang araw at oras ng kanilang kapanganakan sa mismong solar eclipse. At ang mga Century King po ang tinadhana para maglaban hanggang kamatayan para pumalit sa Creation King. Dahil po ang kasalukuyang Creation King ay malapit na pong mamatay. At dito na din inamin ng tatay ni Stephen na hindi totoong namatay sa aksidente ang tatay ni Robert, kundi ito ay sadyang pinatay ng mga gulgum. Dito na nagdesisyon si Robert na hindi magpapagamit sa mga gulgum at lalabanan ito gamit ang kapangyarihan na meron siya. At habang nag-uusap pa si Robert at ang tatay ni Stephen, ay dito na umatake ang isang mutant at sa kasamaang palad ay namatay ang tatay ni Stephen. Kaya po mga kababata at kaheneration, ito po ang mga motivation ni Mask Rider Black. Siyempre ayaw po ni Mask Rider Black na maging parte ng grupong gulgum
ayaw niya magpagamit sa grupong ito para maglaban sila ng kanyang stepbrother na si Stephen. Gusto din mabigyan ng katarungan ni Robert Akizuki ang nangyari sa kanyang stepfather o sa tatay ni Stephen. At syempre po, gusto rin pong may paghigante ni Robert ang kanyang mga magulang na pinatay ng grupong Gulgom. Talon po tayo sa episode 12. Dito natin makikilala si Akira, isa sa pinakamagaling na motorcycle rider sa mundo. Nakita ni Robert na inaatake si Akira sa kabundukan ng isang mutant ng Gulgom. Dahil dito ay tinulungan siya ni Mask Rider Black para makatakas. At dito pinaliwanag ni Akira ang dahilan kung bakit siya inahabol ng mga Gulgom. Ang tatay ni Akira ay isang engineer na miyembro ng Gulgom na si Yuichi na nakaimbento ng motor na Road Sector. Nung pinakita niya ang blueprint ng motor sa mga Gulgom, ay natuwa ang tatlong high priest dito. At ang plano ay gumawa ng madaming Road Sector para ipagamit sa mga mutant para masakop ang buong mundo. Ngunit tumanggi si Engineer Yuichi nang malaman niya na ang magiging leader ng pagdadrive ng Road Sector para masakop ang mundo ay ang kanyang anak na si Akira. Dahil sa pagtanggi ay pinatay siya ng mga Gulgom. Sa episode na to, dito po natin makikita na napunta ang Road Sector kay Robert dahil nalaman ni Akira na si Robert pala ay si Mask Rider Black. At wala pang kakayahan si Akira para i-drive ang Road Sector ng perpekto. Kaya ito po ang dahilan kung paano nagkaroon ng dalawang motor si Mask Rider Black, ang Road Sector at saka ang Battle Hopper. Ngayon po, punta po tayo sa episode 18. Dito po nagalit ang Creation King sa tatlong High Priest dahil sa patuloy na kapalpakan na ginagawa nila para makuha si Mask Rider Black. Kaya dito nagpasya ang Creation King para gisingin si Bilgenia. Si Bilgenia po ay isang nilalang na nabuhay noong 3,000 years ang nakalipas. At katulad ni Robert at ni Stephen, siya ay pinanganak sa mismong oras ng solar eclipse. Kaya po, pwede siyang maging kandidato para maging susunod na kapalit ng Creation King. Ngunit hindi siya gusto ng Creation King, kaya siya nilagay sa kabaong noong mga panahon na yon. At makalipas ang 30,000 taon, ay ginising siya ng mga Gulgom para makatulong na makuha si Mask Rider Black. Ngunit naging iba ang motibo ni Bilgenia. Hindi ito sumunod sa mga utos ng High Priest. Bagkus, ang gusto ni Bilgenia ay makuha ang dalawang Kingstone ni Robert at ni Stephen para siya ang maging sunod na Creation King. At nagpatuloy ang storya ni Bilgenia hanggang episode 35. Mamaya po, babalikan po natin si Bilgenia. Ito po ang mga importanteng plotline sa istorya ng Mask Rider Black bago po tayo magpatuloy. Ang Kingstone ay binibigay sa mga nakatadhana na maging Century King na pinanganak ng solar eclipse tulad ni Stephen, Robert at Bilgenia. So kailangan talaga ang Kingstone para sa seremonya ng pagpalit ng bagong leader ng Gulgom. Kung hindi mo hawak ang dalawang Kingstone ay hindi pa rin pwede na maging leader ng Gulgom. So importante po ang Kingstone sa istorya ng Mask Rider Black. So mula episode 1 hanggang episode 35 ay nananatiling tulog si Stephen sa kampo ng mga Gulgom dahil hindi pa tapos ang proseso nito para maging cyborg. At ang paraan lang para makompleto ang proseso na maging cyborg si Stephen ay ang enerhiya na nanggagaling sa katawan ni Robert. At ang tawag ng mga Gulgom kay Mask Rider Black ay Black Sun. At ang tawag naman nila kay Stephen ay Shadow Moon. Ito po ay ayon sa tradisyon ng grupong Gulgom. Kaya po mga kababata at generasyon, punta na po tayo sa paggising ni Shadow Moon at ang malupit na labanan ng magkapatid na si Shadow Moon at saka ni Mask Rider Black. Episode 34. Napanood ng kapatid ni Stephen na si Kyoko sa television na may isang taong wala sa sarili na palakad-lakad sa Tokyo at nasa hospital ito ngayon. Agad-agad na pinuntahan ito ni Kyoko dahil ang taong wala sa sarili na to ay ang kapatid niyang si Stephen. Ngunit laking gulat na lang nito na ito pala ay isang impostor na si Baraom at kinidnap nila si Kyoko dahil alam na ng mga high priest
na bukod kay Mask Rider Black ay pwede din nilang gamitin ang enerhiya ni Kyoko para gisingin si Shadow Moon dahil si Stephen at si Kyoko ay magkadugo. Sinubukang iligtas ito ni Mask Rider Black, ngunit hindi ito nagtagumpay sa pagkakataon na to. At dahil nasa kamay na ng mga gulgom si Kyoko, ay dito na nila ginawa ang pagproseso ng tatlong High Priest na gisingin si Shadow Moon gamit ang enerhiya ni Kyoko. At nakita ito ni Belgenia. Nagalit si Belgenia sa mga nakita niya. Dahil kung magigising si Shadow Moon, ay hindi na matutupad ang pangarap ni Belgenia na maging kapalit ng Creation King. Pinagtawanan lang si Belgenia ng tatlong High Priest. At sinabi nila na pag nagising si Shadow Moon ay mag-impake na si Belgenia at ibabalik na siya sa kabaong. Dahil sa matigas talaga si Belgenia at ayaw magpatalo, ay sinubukan niyang nakawin ang mahiwagang espada ng Creation King na Satan's Saver. Hindi naging madali kay Belgenia ang pagkuha ng espada dahil hinaharangan siya ng mga espirito. Ngunit disidido talaga si Belgenia. At kahit nahihirapan at sinusunog na ang katawan, ay nagtagumpay ito na makuha ang mahiwagang espada ng Creation King. Nagulat ang tatlong High Priest kung paano nakuha ni Belgenia ang espada. At mas lalong lumakas ang kapangyarihan ni Belgenia. At walang kahirap-hirap na nakuha niya si Kyoko kahit naharangan pa siya ng tatlong High Priest. Dahil sa nakuha ni Belgenia si Kyoko, ay hindi na isakatuparan ang plano nilang pagising kay Shadow Moon. Dito nagalit ang Creation King sa tatlong High Priest. Dahil nga po mga kababata at kahenerasyon, tulad ng nabanggit ko kanina, ayaw ng Creation King na si Belgenia ang papalit sa kanya sa trono. Dito inutusan ng Creation King na gamitin ng tatlong High Priest ang tatlong mahiwagang bato, ang Earth Stone, Ocean Stone at Heaven Stone para gisingin si Shadow Moon. Nagdalawang isip ang mga High Priest na gawin ito dahil kung gagawin nila ito ay maaari silang mamatay. Dahil po ang tatlong batong ito ay ang pinakabuhay ng tatlong High Priest. Samantala ay naglaban na si Mask Rider Black at si Belgenia at ginawang hostage ni Belgenia si Kyoko. Walang planong makipaglaban si Mask Rider Black kay Belgenia sa pagkakataon na to dahil mas prioridad ni Mask Rider Black ang mailigtas si Kyoko. Nakaisip ng magandang plano si Mask Rider Black na gamitin niya ang kanyang dalawang motor para iligtas si Kyoko. Ginawa niyang decoy, si Road Sector at si Battle Hopper naman ang ginamit niya para iligtas si Kyoko at nagtagumpay ito. Episode 35, malapit nang mamatay ang tatlong High Priest dahil binuwis nila ang kanilang buhay para magising si Shadow Moon. Si Belgenia naman ay nagsimula ng manggulo sa mundo at inahanap nito si Mask Rider Black para patayin. At dumating ang pagkakataon na naglaban si Belgenia at si Mask Rider Black. Nahihirapan si Mask Rider Black kay Belgenia dahil sa Satan Saber na hawak nito. At mukhang mananalo si Belgenia sa laban na to. At sa pagkakataon na matatalo na sana ni Belgenia si Mask Rider Black, sa hindi inaasahang pangyayari ay may kumuha ng Satan Saber na hawak-hawak ni Belgenia. At naisip na lang nito na ang may kagagawan kung bakit nawala sa kanya ang Satan Saber ay ang tatlong High Priest. Dahil sa naguguluhan si Belgenia sa pangyayaring ito, ay dito nagkaroon ng pagkakataon si Mask Rider Black na gamitin ang kanyang finishing move na Rider Punch at Rider Kick. Napuruan si Belgenia at umatras ito sa laban at pumunta sa kampo ng mga gulgom. Galit na galit ito sa tatlong High Priest. Nakita ni Belgenia ang tatlong High Priest na tumba at halos mamatay na. Sa pagkakataon na to, dito nalaman ni Belgenia na ang kumuha pala ng kanyang Satan Saber ay si Shadow Moon. Nagtagumpay pala ang tatlong High Priest na gisingin si Shadow Moon. Sa sobrang galit ni Belgenia ay umatake ito kay Shadow Moon kahit hinang-hina ito sa natamong pinsala niya kay Mask Rider Black. At sa pagkakataon na to, dito na namatay si Belgenia sa pag-atake ni Shadow Moon sa kanya gamit ang Satan Saber. So ngayon po mga kababata at generasyon, nagising na po si Shadow Moon mula sa mahabang pagkakatulog. At sa unang pagkakataon po ay nagharap si Robert at ang kanyang stepbrother na si Stephen bilang si Shadow Moon. Ngunit burado na ang mga memorya
ni Stephen tungkol sa kanyang kapatid na si Robert. Dito diniklara ni Shadow Moon na ang magte-take control na sa grupong Gulgum mula sa sitwasyon na yon ay siya na mismo. At kailangan ng paghandaan ni Robert ang kanilang paghaharap para mapalitan na ni Shadow Moon sa trono ang Creation King. Ngunit iba ang gusto na mangyari ni Robert. Ang gustong mangyari ni Robert ay huwag lalabanan si Shadow Moon dahil para sa kanya, kapatid pa din niya si Stephen at naniniwala si Robert na may paraan pa para mailigtas ang kanyang kapatid sa grupong Gulgum. Samantala, malapit nang mamatay ang tatlong High Priest dahil tinaya nila ang kanilang buhay para magising si Shadow Moon. Ngunit sa pagkakataon na to ay muling isinilang ang tatlong High Priest at naging mas malakas ito at tinawag silang Great Mutants. Dito sinabi ni Shadow Moon sa tatlong Great Mutants na habang inahanda nila ang pag-aharap ni Mask Rider Black at ni Shadow Moon, ay si Shadow Moon muna ang magiging leader ng Gulgum. At silang tatlong Great Mutants ang mangingibabaw sa lahat ng mga mutants ng mga Gulgum. Kaya po mga kababata at generasyon, nasa setup pa lang po tayo ng ending ng Mask Rider Black. Medyo mahabang video pa po to, kaya po talon po tayo sa episode 45. Nagalit ang Creation King kay Shadow Moon at saka sa mga Gulgum. Dahil hanggang sa pagkakataon na to ay hindi pa rin naisakatuparan ang ritual na paglalaban ni Shadow Moon at ni Black Sun para mapalitan na sa trono ang Creation King. Dahil po malapit na pong mamatay ang Creation King. Dito nagdesisyon ang mga Gulgum na hindi na pwedeng iasa sa mga mutants ang pakikipaglaban kay Mask Rider Black. Kaya silang mga Great Mutants na lang ang gagawa ng paraan. Dito nagrepresenta si Bishum na siya na mismo ang gagawa ng paraan para matapos na si Mask Rider Black. At sa pagkakataon na to, dito na po nagharap sa pakikipaglaban si Bishum at si Mask Rider Black. Naging matindi ang sagupaan ng dalawa at dito nakagawa ng paraan si Bishum para yakapin si Mask Rider Black at inutusan ni Bishum si Shadow Moon na umatake habang yakap si Mask Rider Black at patagusin ang atake para silang dalawa ang mamatay. At sa pagkakataon na to ay sinunod ni Shadow Moon ang gusto ni Bishum na umatake habang yakap-yakap ni Bishum si Mask Rider Black. Ngunit hindi pinuruhan ni Shadow Moon ang atake at hindi ito tumagos kay Mask Rider Black at si Bishum lang ang tinamaan. Sa pagkakataon na to, dito na po namatay si Bishum at nagalit ang Creation King sa mga nangyari. Nagpaliwanag si Shadow Moon. Naiintindihan ni Shadow Moon kung bakit nagagalit ang Creation King sa kanya at sa mga natitirang Great Mutants. Dahil ang ritual ng pagpapalit ng trono ang dapat masunod, na si Black Sun at si Shadow Moon ang kailangan magharap sa pakikipaglaban hanggang kamatayan para maisakatuparan ang pagpalit ng trono. At ang ginawa ni Bishum ay pandaraya. Ngunit mga kababata at kahenerasyon, paano nga maghaharap si Black Sun at si Shadow Moon sa pakikipaglaban kung ayaw makipaglaban ni Black Sun sa kanyang kapatid? Episode 46. Nagalit si Baraom sa pagkamatay ni Bishum at nangako ito na ipaghihigante ang nangyari sa kanyang kasamang Great Mutant. Samantala, sa araw na to, ito ang kaarawan ni Robert. Naalala ni Robert ang nangyari sa kanilang magkapatid. Dahil nagsimula ang kaguluhan sa kanilang buhay ay nangyari din nung kaarawan nila nung nakaraang taon. Habang nagdiriwang ng kaarawan si Robert ay biglang nakatulog ito. At dito nagkaroon ng pagkakataon na makausap ng Creation King si Robert at si Stephen sa unang pagkakataon. At inutusan ng Creation King ang dalawang magkapatid na kailangan nilang sundin ang kanilang tadhana na maglaban hanggang kamatayan. At kung sino ang mananalo ay siya ang papalit na magiging leader ng Gulgum at magiging bagong Creation King. Ngunit nananatiling tumatanggi si Robert sa kagustuhan ng Creation King. Samantalang si Shadow Moon naman ay desididong patayin na si Mask Rider Black. Samantala, naatasan ang Whale Mutant para tapusin si Mask Rider Black. At dito din humingi ng permiso si Baraom kay Shadow Moon na ipaghigante ang kamatayan ni Bishum na pinayagan naman ito ni Shadow Moon. May pagkakataon sa episode na to na matatalo na sana si Mask Rider Black. Ngunit mas pinili ni Baraom na patayin ang Whale Mutant
dahil nalaman ng grupong Gulgom na ang whale mutant na to ay isang traitor. So bago tayo magpatuloy mga kababata at kahenerasyon, ay pag-usapan muna natin kung sino si whale mutant. Si whale mutant ay isang nilalang na nakatira sa karagatan at gumawa ito ng sekretong pag-aaklas laban sa mga Gulgom. Dahil nalaman ng whale mutant na to na pag nanalo ang grupong Gulgom na sakupin ang buong mundo, ay mawawala at masisira ang buong karagatan sa buong mundo. Kaya ito ang dahilan kung bakit siya inatake ni Baraom. Dahil sa ginawa na to ni Baraom na atakihin ang whale mutant na to, ay nakakuha ng tiyempo si Mask Rider Black na maka-atake gamit muli ang kanyang finishing move na Rider Punch at Rider Kick laban kay Baraom. At dito na din po namatay ang isa sa tatlong great mutant ng Gulgom na si Baraom. At pagkatapos po ng laban ni Baraom at saka ni Mask Rider Black, ay tinulungan ni Robert ang whale mutant na makabalik sa dagat. At humingi ng tulong ang whale mutant kay Robert na iligtas niya ang karagatan laban sa mga Gulgom. Samantala, muling tinawag ni Creation King si Shadow Moon at sinabi na kailangan ng bilisan ang pagkuha ni Shadow Moon sa Kingstone ni Mask Rider Black dahil lumalaki na ang black spot sa araw. At ito ang indikasyon na malapit nang mamatay si Creation King at kailangan na siyang palitan. Kaya po, punta po tayo sa episode 47. Dito hinamo ni Shadow Moon si Mask Rider Black ng harapan para sila ay maglaban. At kasabay nito ang pag-atake ng grupong Gulgom sa buong Japan. Dito nabalot ng takot ang buong bansa dahil sa sobrang lakas ng pwersa ng Gulgom. Nasaksihan ni Robert ang kasamaan ni Stephen at dito na siya nagdesisyon na kailangan na niyang labanan si Shadow Moon para matapos na ang kasamaan ng grupong Gulgom. Pinuntahan ni Robert si Stephen at dito na naganap ang unang pagharap ni Shadow Moon at ni Mask Rider Black. Naging matindi ang paglalaban ng dalawa. Nagsalubong ng mga finishing move ang dalawang magkapatid. Shadow Punch laban sa Rider Punch at Shadow Kick laban sa Rider Kick. Dahil sa mukhang patas ang laban ng dalawa, ay nangialam si Creation King sa pagharap ng dalawang magkapatid na to na pumabor kay Shadow Moon. Binalik ni Creation King ang katauhan ni Stephen ng panandalian at dahil nakita ni Robert ang kanyang kapatid na si Stephen, ay nagdalawang isip na umatake si Robert. At sa pagkakataon na to, bumalik ang alaala ni Stephen at nakilala niya ang kanyang kapatid na si Robert. Ngunit nung nakakuha ng pagkakataon, habang hindi handa si Mask Rider Black, ay bigla-bigla na lang na binalik ni Creation King ang pagiging Shadow Moon ni Stephen. At dito na nakakuha ng pagkakataon si Shadow Moon na atakihin si Robert. Dahil dito ay nanghina si Mask Rider Black gamit ang Satan Saber. Sunod-sunod na inispada ni Shadow Moon si Mask Rider Black. At dito na po namatay si Mask Rider Black. Habang nag-aagaw buhay si Mask Rider Black, ay kukunin na sana ni Shadow Moon ang Kingstone nito. Ngunit sa hindi maipaliwanag na pangyayari, ay biglang bumalik sa pagiging Robert si Mask Rider Black at nag-alinlangan si Shadow Moon na kunin ang Kingstone nito. Dahil kailangang hiwain ang katawan ni Robert para makuha ito. At sa pagkakataon din na to ay nakilala ni Shadow Moon si Robert. Nagalit ang Creation King kay Shadow Moon. At ang iniisip na dahilan ni Creation King kung bakit nag-alinlangan na kunin ni Shadow Moon ang Kingstone ni Robert dahil nanumbalik ito sa pagiging Stephen ng panandaliang sandali. At dahil dito, bigla na lang umalis si Shadow Moon nang hindi dala ang Kingstone. Dumating si Kyoko at si Katsumi para tulungan si Mask Rider Black. Ngunit sinabi ni Robert na mamamatay na ito at kailangan na nilang umalis ng Japan dahil kung mamamatay na si Mask Rider Black ay wala nang magtatanggol sa Japan. At dito lumindol at gumuho ang lupa. Kasabay nito ay nahulog ang katawan ni Mask Rider Black.